So, what's up, Nukis? At ayun, nagbabalik tayo ngayon para mag-video na naman. At ayan, update ko lang kayo dyan sa mga tarantula natin. Meron tayong mga bago at meron din tayong mga nabawas. So, ayun, pasensya na dahil busy lang ngayon. And meron din tayo sa baba. So, ayan, tara na, samahan niyo ako. So ito, kumuha na ako ng mga dubias. So yan, mga nymphs at jubis lang galing dito sa breeding box na yan. So ayan, tara. So pakain na natin. Simulan natin dito sa SP na to. Yan, ang Abecularia SP Quitara natin. So ito, matagal na sa akin to dito bago. Pero malaki na siya ngayon. As of now, hindi naman siya nagba-bad molt. Sa sukat niya ngayon, mga nasa 1 inch na siya, may gate. Ayan, try natin i-lure para lumabas. Ayan, hindi niya nasi-sense pag dun sa web eh. Try natin touch. Wala, tinatakbuhan niya lang. Ayan o, tinatakbuhan niya lang. Pag tinatouch ko sa web, wala, ayaw i-lure. So ayan, ayan siya ngayon. Ayan o, malaki na. May sapot-sapot na siya ngayon. Nung maliit pa to, wala eh. So ayan, spray na lang natin sa takip mo ang pre-molt to. Ayan, tapos konti sa web. So ayan, tak-tak natin. Sa mga nagtatakong bakit buhay pa yung Abecularia na to, sabihan, sa gagawa tayo ng video para dyan sa proper keeping, or hindi naman sa expert, pero nabuhay kasi siya eh. Karamihan kasi ng mga sensitive na alaga ko nabuhay eh. So ayan, ito yung ano, regalis. Ayan, Fusiliteria regalis. Ayan, ito bago lang to. Ito rin bago yan. Pangalan pala ng pusa na yan, Mowi. So, mukha kasi siyang baka, kaya pinangalanan ko ng Mowi. So, ayan. Sinong gabagad eh. Ayan. Kagat-kagat niya na. So, ayan. Takpan na natin. Kusit. Piglalaro niya rin yung ipis eh. So ito naman yung ating ano, tapi, tibiola. Nalaro niya. So ayan. Try natin pakainin. Hindi kasi makita eh. Daming web eh. Tapos ang labo pa nung lagayan niya. Hindi matanggal sa langis eh. Naglago na lang. Oo, ayan na. Ayan, nagkakaroon action dun sa gilid oh. Ayan, turo ko. Ayan. Ano ba to? Ayan oh. Gumagalaw. Kagat-kagat niya na eh. Kaso malabo lang talaga yung yan lalagyan. Ayan. So ayan. Ayan no. Kinakagat-kagat niya na. Saglit lang, kulit ng pusa ako eh. Sumasali rin eh. Papapansin sa video eh. Ayan. Gusto niya rin kasi. Ayan ko ba dyan? Exotic din yan eh. Gusto rin mga ipis eh. Makamuwi. Ayan. So ito.
yung Avicularia spequador. So puro ano na tayo ngayon, gaya ng sinasabi ko, puro arboreal na. Natamad na kasi ako mag-terrestrial sa aposorial eh. Parang na ano-ano ako, tinatamad akong mag-alaga ng ganun. Inabol talaga niya yung ipis. Teka lang, tatabi ko lang. Tapos ito, pakain na natin. Eh, tatakas pa. Wait lang, hulog na lang natin to. Ayun, sablay. Wait lang, hulog natin. Ayun, sinalo. Angas ng takedown na yun ah. Bumalentong. Ayun oh, kagat-kagat niya na. So ayan, Ecuador ay purpurea. So ayan, spray muna tayo. Sa takip. So purpurea yan, tatlo yan eh. Colombia, purpurea, Ecuador. Tapos yung isa purpurea, di ko alam eh. Basta yan lang. Colombia, Ecuador, tapos yung isa purpurea, hindi ko alam kung saan yun. Tapos ito yung isa. Ano to? Pusoliteria formosa. Tatago eh. Gumawa din ng dirt curtain, tapos nakasara lahat. Isa lang yung bukas. So ayan, sinilip ko. Wala, hindi natin makita. Negative. Kaya ispray na lang natin. Home pre-mold din kasi to eh. So ayan. Sabi ko lang. Kuhain ko lang to. Ayan. So ito yung ating Salmopius herminia. Nasa 1.5 na siya eh. Pa 2 inch na to. So ayan. Sa gusto rin humingi ng care sheet na ito, paano nabubuhay ito. Sasama natin sa pagbigay ng care sheet sa ano, mga, sa mga avicularia. So ayan, inisprayan ko muna to. Yung takip saka yung moss. Yung moss lang ah, huwag yung pinaka substrate. Basta explain ko na lang sa next video kung bakit ganun. So ito, hindi ko muna papakainin kasi pinakain ko na to eh noong nakaraang araw. Ayan siya ngayon oh. So ayan, ito naman. So ito ang ating, wait lang, yan, focus ko lang, labo eh, di makita sa dilim. So ayan ang Caribbeana o Caribena, basta kahit saan doon, Caribena versicolor. So ayan, gando, sinakmal, takaw din nito eh. Laki na, nasa almost 2 inch na siguro to. Oh, almost 3 inch, ganyan. Hindi ko na kasi masukat eh. So ayan, takpan na natin. Kasi pinaglalaruan na naman yung ipis eh. Ang kulit ng pusa ako eh. So ayan, tabi natin. Tapos kukulong ko muna yung pusa. Gugulo kasi. Ayan oh. Ang gulo oh. Sige, 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 sige. Ayan, sige, sige. Gusto niya yung ano eh. Ipis gusto niya ayun oh. Nabol oh. Ngayon, bigyan natin isa. Tiga mo, kakainin. Eh, gagi. Joke lang. Papain na ipis yan. Ya, 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 ya. Ya. Ayan, gusto may paglaro. So, ayan. So yan, kulong muna natin to, tapos babalikan natin yung iba. So meron pang tatlo eh, kulong muna natin to. Tara. So yan, nakulong ko na. Ito yung Peach Maculata to. So makikita nyo may ipis pa ron, tapos bukas yung entrance nya. Pero trinay ko tong pakainin mga 3 days before, kaya meron ng ipis dyan. So ayun, nakita ko mukhang ano yun, fresh molt pa lang, kaya pala siya ganun. So ito naman yung SP hati-hati. So try natin pakainin kasi bukas yung entrance niya dyan eh.
Ay, pumasok. So yan, yung isang pusa na yan. Pakilala ko sa inyo mamaya kung sino yan. Buti nga hindi nang gugulo eh. Ayun o, tahimik lang. So ayan, parang walang action na nangyari. Pumasok lang yung dubya. Walang action o. Hindi man lang ano. Wait lang, silipin ko lang. So ayan, sinilip ko dito. Pero masyadong ano na eh, nakasarado. Pero nakita mo yung bukas doon. Pero nung inilawan ko doon sa gilid, okay naman. Kaya nakita ko naman na kinain niya, kaya okay na. So ito naman yung ating kakarehouse ko lang neto kasi inalis ko yung mga yung background kasi doon sila nagtatago eh. Hindi ko makita ng maayos. So ito yung limang elm balpuri. So malaki na rin yan. Ayan. Kakarehouse ko lang kaya di ko muna papakainin. Ayan o, konti pala yung sapot nila. So ayan, update ko sila sa inyo kapag nakagawa na sila ng webcastle. Mukhang maganda yung webcastle na ito eh. So hindi na ubos yung mga dubya. Pero papakainin ko na lang yan off cam. Kasi sobrang dami yan. Kung papakainin ko yan, naabutin tayo ng ilang oras dito. So ayan yung envelope ko. So ayan. Paano? Susunod na lang uli. So ayun, tapos na tayo mga nookies. At ito yung pusa na orange. Pangalan niyan Mr. Goose. Nakuha ko yan sa Captain Marvel yung pangalan niya. So ayan, ito yung ayan, ito yung eggs ng yan, T. albopilosus. So kung naalala nyo sa unang video, diba nag-breeding ako nyan. So ayun lang naman. At wala namang ibang update. So huwag nyo kakalimutan na mag-like sa video na to. Mag-comment sa baba. Tapos i-share sa lahat. At suntukin na yung bell saka subscribe button dyan. So ayun lang naman. Susunod na video, tignan natin kung ano yung may video. Hanggang sa muli. Paalam.